Isang masayang araw po. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagluluto namin ng sapal ng soya. Pakain po sa inahin at sa ating mga palakihin. Naisip ko lang po kasi na although ang mga inahin ay sanay nang kumain ng hilaw noon at malakas naman silang kumain, baka po mas safe sa ating mga alaga na iluto ko na rin po muna para kung magka-contamination po sa labas ng pagawaan ng soya, ang ating pakain ay mai-eliminate po natin yung threat ng sakit paglulutuin natin. Kasi po, yun nga pong pinagmulan ng ASF dito sa farm, hindi namin matukoy dahil po lagi naman ang aming sanitation process pagpapasok ng farm. Kaya lang po, marami pa rin talaga ang ibang pwedeng panggalingan. Sabi nga po ng mga expert na nakausap ko, yung daga, pusa, aso, pwede pong magpaso. Tapos nga po, nung huli, may nakausap ako na may kausap pong South African vet na ang sabi, ang ibon nakakapagdala rin daw po. Dahil nung nag-test daw po sila sa South Africa ng pupo ng ibon, positive po sa ASF virus. At ang ASF naman po, walang ibang naapektuhan kung hindi ang ating mga alagang baboy. Kahit na ano pa po ang makakain o makatabi ng ASF virus, wala po siyang epekto. So ayan po uli si Terdy, sarili po nating produce na gagawing para ako ito. Anak po siya ni Junior Bor. So kasama po ito nung 10 dumalaga natin na naiwan sa third breeding pen, kaya po hindi natin pwedeng sa kanya ipabreed. Huwag po sanang hindi namatay yung isang mulefoot dahil galing po dito sa unahan yon, anak ni mulefoot, hindi niya kamag-anak, yun po sana ang gagamitin ko. Pero nawala nga po yon, kaya po bumalik ako sa original na plano na magpunta ng Sariaya para po kunin ang ating Quezon Black na native pig, yun nga po si Bobby. So si Bobby po ang magiging breeder natin sa ating third breeding pen na dating pinaglagyan ng ating mga 25 na dumalaga at si Junior Bor nga po. So dito naman po tayo sa Gulayan, hindi po kami masyadong naging successful sa ating mga okra. Nagbubunga naman po pero nabansot at sunog po ang dahon. Yung mga matatanda po ortelano o magsasaka sa Mexico, kinausap ko, ang sabi, malamang po nalunod ang aking mga okra. Mahina daw po sa tubig ang okra. Eh kami dahil po mabuhangin ang lupa dito, inaraw-araw po namin ang dilig para hindi matuyo. Nalunod daw po pag ganyan ang hitsura. So, lesson learned po yon. Sa susunod, sa mataas-taas namin itatanim ang okra, tsetsempo na lang po tayo ng tag-ulan para po hindi naman sayang ang ating mga itinatanim. Ito po ang ating mga talong. Hindi po kami nag-harvest muna ng talong for commercial purpose po. Kasi po marami yung ating naipamimigay na talong sa mga kakilala at kamag-anak. Siya pong binigay natin itong nakaraang Pasko. Ito pong ating siling tari. Nakapag-ani na po sila. Ipakikita ko po mamaya yung naani. Masipag na pong magbunga ang ating siling tari. Ayan po, dami na namang bulaklak. Padadagdagan ko po ng abono uli na nakapag-ipon na uli po kami ng rabbit manure.
So yun po ang ating iaabono sa ating mga siling tare at siling haba na makapal din po ang bunga. Ito pong ating second planting ng mga siling tare. Makapal na po ang bulaklak. May ibang po, may bunga na po. Pero January into February na po natin maanihan ang mga ito. Hopefully po, mataas pa rin ang presyo ng sili by that time. Pakikita ko po yung paghahatid ko sa palengke mamaya para po malaman natin kung magkano ang sili ngayon. Nung nakaraang hatid ko po, almost 2 weeks ago, ang siling pangsigang po o haba ay 50 pesos ang kilo at ang siling tari po ay 400 pesos ang kilo. So makita ko po mamaya at ibabalita ko sa inyo kung magkano ang presyo ngayon. Ito naman po ang ating second planting ng talong. Hindi po masyadong maganda yung naging resulta nito. Madami pong leaf miner ang nakapasok kahit na po lagi ang bomba nilito ng pestisidyo. Kaya po iniisip ko nga sa susunod, kaunting talong na lang po itatanim namin para may pangkain sa farm. Kaunting kamatis rin lang po itatanim namin. Yung ganito karami, pwede na. Sobra-sobra na pong pangkain sa farm ito. Dahil daw po ang kamatis dito sa lowland, hindi masyadong gusto ng mga nagtitinda sa palengke at madali daw pong masira. Mas prefer po nila yung mga highland na growth ng kamatis. Kaya sa Pampang Market po dito sa Angeles, halos Biskaya daw po ang binibiling mga talong. Ay, kamatis po. Ito pong ating sitaw ang dadagdagan natin sa susunod. Aayusin na po namin yung pagbabalag, hindi lang po yung ganyang sandal sa pader. Para po mas pakinabangan natin ang ating mga gulay. At dito po sa kabilang lote na hinati po natin ito, yun po ay magiging, ito po yung magiging part ng third growing winning pen. Ito po magiging part ng fourth. Kung nasan po yung mga baboy natin gagawing dumalaga, yun pong daanan nila dito sa, sorry po, sumabit. Yung pong daanan nila dito sa likod, bubuksan pa rin natin. Dito po ang kanilang magiging galaan. So hindi pa po namin gagalawin muna ito para po paglagyan. Total, malaki pa po yung area natin na pwedeng gamitin dun sa unahan. At wala na pa naman po tayong magiging bagong mga biik. April pa po tayo mag-uumpisang magka-biik. So June na po natin aawatin ang mga yon. By June po, ready na yung ating second pen uli doon dahil po inaasahan ko nga na by March, maalis na po lahat ang baboy doon. At yung, itong pangalawang galaan naman po ang ating magagamit. Ang ilalagay po na nga natin dito ay yung mga biik ngayon na 37 piraso na nandoon po sa ating consolidated pen. Dito po, matabang-mataba ang ating mga kamuting kahoy at kamuting bagin. Yan po, yung pong sa may likod ay naglalaman. Ito pong sa may unahan ay hindi naglalaman na type ng kamote. Talbusin lang po. Kaya lang, wala pong market ang talbus ng kamote dito dahil pula. Hindi po kilala sa Pampanga ang pulang kamote. Ang hinahanap po ng mga bumibili nung nag-alok sila lito ay yung berdeng kamote. So ito po, tuloy pa rin ang pag-aalaga. Mapapakain po natin sa ating mga alaga ito pag pinawalan natin. At kami rin man po ay kumukuha ng pantalbos. So yan naman po ang ating update sa ating gulayan. Nakapag-ani po sila ng sili, 3 kilo ang sahiling tari at
apat na kilo. 5'4" po yung ceiling haba. So yun po, i-deliver natin sa palengke mamaya. Mula po sa aming lahat dito sa 4A Integrated Farm, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Isang masaya at masiganang bagong taon po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po.